Mga madlang sosuwero, sosuwera, ready na ba kayo sa ating panibagong two-part episode? Issue ngayong araw? Kung ready na kayo, ready na din ang ating mga madlang sosuwero, sosuwero nandito sa studio. At ready na rin para sa pag-awat ang ating taga-awat o referee na sina G1 at G2. Kasama na din sina B1 at B2. Andyan din para magbigay ng kani-kanilang mga pangaral o payo ang ating mahal na pangmalakasang trio taga-payo. Andyan si Attorney Lisa Aquino and Attorney Leonardo Acosta. Andyan si Father Larry Perez and Father Joseph Castro. Andyan din si Dr. Faith Alcantara and Dr. Hazel Santos. Sila ang ating pinakamamahal na pangmalakasang trio taga-payo. Tawagin na natin ang ating paboritong Chiang Mang Bayan, Chiang Mayan Rivera Dantes. Maraming salamat, bubay. Nako mga madlang sausawera, ang ating issue ngayong araw, ang dalawang storya at iisa ang issue natin ngayong araw, magnanay na nagnawalay sa isa't isa nang dahil sa kanilang ama at tiyahin. Dahil kinuha daw ni tatay ang dalawang anak at pinunta sa ibang lugar. Yan ang issue na susunod natin simula ngayon hanggang bukas. Pero ang issue natin ngayon, ang tungkol sa asawa ni nanay nang nagrereklamo na nawala ang kanyang dalawang anak dahil kinidnap daw ito ng kanyang asawa at dinala sa probinsya. At ang issue naman bukas, ang tiyahin kinuha din ng dalawa pang anak nang nagrereklamo at ipinunta naman sa ibang bansa. Nako! Ang mga problemang hindi na kailangan pang palakihin, ating harapin, Paisip Saitop! Ang kapal na mukha mo, Jessie! Ang kapal na mukha ninyo, Jerome tsaka Jesse, kinuha ninyo mga anak ko. Ha? Hindi kami nagkikita ng mga anak ko. Ngayon lang kami magkikita ng mga anak ko. Tapos, ngayon, mag-arap-arap tayo dito sa face-to-face para sa kasalanan na ginawa yung mga hayop kaya. Siya ang nanay ng kinidnap nawalay sa kanyang mga anak sa loob ng 20 years. Tawagin natin si Nanay Nining Ta. Pasok! Face it! Hello, Nanay Nining Ta. Hello po. Okay, ikwento niyo po sa amin, bakit po nawalay po muna yung dalawa niyong anak at kinuha daw po ito ng inyong asawa at ipinunta daw po sa probinsya ng asawa mo sa Cebu. Ayun po yung... Ano po muna ang pangalan ng asawa niyo? Si Jerome po. Yung Jerome na yun ay ilang kasal ba kayo? Hindi po kami kasal. At yung apat yung anak sa kanya galing. Hindi po. May dalawa po kong anak sa una kong asawa. Kasi po namatay po yung una kong asawa at nag-asawa po ko. Tapos kinuha niya po yung anak ko po na totoo siya po ang tunay na ama. Tunay yung mga anak niya talaga ang kinuha niya dito. Tapos paano nangyari nanay ninita na kinuha ni nakinidnap ni nanay Ros nanay ni kinidnap ni tatay Jerome ang mga anak niyo sa yon na hindi niyo alam kasi po sa anong mga araw na po na yon yung mga araw na po na yon lagi po kami nag-aaway ng asawa ko kasi po lasinggero po kasi asawa ko na yon
Lasinggero po siya kasi lagi po siya naglalasing at hindi niya na po iniisip yung sarili niya. Tapos pag sinisita ka po siya na tumingin na po sa kakainom, lagi niya po kong inaaway. Lagi po siyang galit sa akin. Hindi ko po siya makausap ng tama kasi lagi po siyang lagi niya po kong inaaway. Imbis po kausapin niya po ako, imbis kausapin niya po kung nagagalit na po siya sa akin. Pag lasing po kasi siya, ganyan po iniisip niya lagi, na lagi ko po siyang niloloko. Kahit kailan po, hindi po ako nagluloko. Kasi po, lagi po akong nasa trabaho ko. At ang mga anak ko po, naiiwan po sa kanila. Tapos, sa tiyahin ko naman po, napunta yung dalawa kong anak. Okay. Tapos nanay, paano nakuha ni na Tatay Jerome yung mga anak nyo? Yung dalawa nyo anak na anak niya talaga. Kasi po yung mga anak ko po na yung mga anak ko po niyo yung bata pa po yung mga nung kinuha po sa akin. 5 years old po tsaka 4 years old yung kinuha po sa akin yung mga anak ko. 5 years old tsaka 4 years old. Nanay Nita, nung kinuha sa inyo, opo. Nung kinuha sa inyo yon, ano po hinaramdaman ninyo? Galit na galit po ako. Kasi bakit po ginawa sa akin ng asawa ko yon? Kasi po, pagka-uwi ko po ng bahay nun, wala na po akong nakita mga gamit ng mga anak ko. Yung mga gamit po ng anak ko, wala na. Pati yung gamit po ng asawa ko, wala na. Tapos nung sinanong ko po yung mga kapitbahay ko, kung nakita niya po yung mag-aama ko, ang sabi niya po nila po sa akin, dala-dala po yung mga gamit nila, pupunta daw po sila sa probinsya. Hindi pa po, gusto ko po sila sundan sa probinsya, pero ang lawak-lawak po ng Cebu. Hindi ko po alam kung saan sila hahanapin. Hindi mo alam, Nanay Ninita, kinidnap ni Tatay Jerome yung mga anak ninyo na hindi nyo alam. Opo, hindi ko po alam, wala po kung alam na kinidnap po yung mga anak ko. Kasi po, yung hindi ko po alam na paghihigantihin niya po ako doon sa mga away, lagi po namin pag-aaway. Ano po ba, Nanay Ninita, ang lagi yung pinag-aaway ni Tatay Jerome? Kasi po, lagi po kami nag-aaway sa paglalasing niya po. Kasi pag umuwi po siya ng bahay, lagi po siyang nagagalit, hindi po siya naniniwala na umuwi po ko ng bahay ng gabi. Kasi po, lagi pong gabi, ako pinapauwi ng amo ko. Ayaw niyo po maniwala. Tapos po, nagagalit po siya sa akin. At may pagkakataon pong binugbog niya po ko. Kasi po, ayaw po maniwala na gabi talaga po ako umuwi dahil sa maraming pinapagawa yung mga abo ko po sa akin. Nako. Siya ang asawa ni Nanay Ninita na nakidnap sa kanyang dalawang anak. Makikita pa kaya ni Nanay Ninita ang kanyang dalawang anak? Tawagin na natin si Tatay Jerome Aquino, pasok! Base it! Hello, tatay. Tatay Jerome, diretso ang tanong. Totoo po ba na kinidnap niyo yung dalawang anak ni Nanay Nanay Ninita nang hindi po niya po alam? Bakit niya po ginawa yon? Ginawa ko po yon kasi po, lagi niya po akong inuaway pag umiinom po ko. Tapos po, lagi nagsasawa na po ako sa mga bunganga niya. Ang bala ko lang po talaga na ilayo sila sa kanya. Hindi ko po balak talaga ilayo ng tuluyan na hindi ko na ipakita. And nasa ganda po yung galit ko sa kanya. Kaya po, nakapag-decide ako na magpunta na lang po sa Cebu, doon po sa probinsya namin. Alam mo naman, anak-anak din ni Nanay Ninita yung mga anak mo. Diba? Wala kang karapatan na kunin yung mga anak niya. Wala kang karapatan kasi siya ang nanay. Mas may karapatan siya sa mga anak mo kasi siya ang nanay. At wala kang karapatan doon.
karapatan doon, Tatay Jerome. Nako, bago natin ituloy ang ating issue ngayong araw, kausapin muna natin ang dalawa sa ating trio tagapayo. Attorney Lisa Aquino, maraming salamat siyang Mayan. Okay, ipoint ko dito na may kaso yan. Pwede ikaso kay Tatay Rom yung kidnapping. Kasi, kinuha niya yung mga anak niyo na naninita na hindi siya nagpapaalam sa iyo. Pwede kayong makulong. Hindi naman, kasi pwede naman lang kayo, pwede naman pag-usapan yan eh. Bakit pa idadaan sa mga ganyan, di ba? Kailangan nyo na, pwede naman nyo yan idaan sa, pwede naman yan idaan sa magandang pakikipag-usap. Hindi nyo idadaan yan sa ganyan. Kasi pag idinaan nyo yan sa mga ganyan, puro galit ang laging iniisip ninyo. Kasi galit ka dito kay nanay ni Nita at iniisip mo yung galit nyo sa kanya. Isipin mo din na asawa mo si nanay ni Nita. Pinakasalan mo ko siya kasi mahal mo si nanay ni Nita. Hindi mo siya pwedeng pakasalan kung hindi mo siya mahal. Diba? Pinakasalan mo siya kasi alam mo, mahal mo siya, Tatay Romeo. Isipin mo, yung pagpapakasal ay ang pagpapakasal yan ay pinangako nyo sa Panginoon na habang buhay nyo siya, mamahali. Kahit hindi kayo kasal, mag-asawa kayo at mayroon kayong dalawang anak, kayo ay nagsumpa sa sarili ninyo na magmamahalan kayo sa panghabang buhay. Yun ay pangako inyo. Dapat hindi nyo po sinisira yun. Kasi ang pangako, kapag sinira mo yan, ang nararamdaman ng isang tao, hindi natin alam kung anong tunay niya mararamdaman. Kasi may puso din siya nasasaktan. Ang mga damdamin natin, pag sinaad yun ang nararamdaman. Yun lamang po. Maraming salamat. Attorney Lisa Aquino, kayo naman po, Attorney Leonardo Acosta. Para naman sa akin, kasalanan mo kasi na Tatay Romeo, hindi nyo nararamdaman yung pakiramdam ni nanay ni Nita. Kasi may pakiramdam siya eh. Kasi nanay siya ng mga anak ninyo. Mas may karapatan niya, nasa batas yan, na mas may karapatan ang nanay sa mga bata. Kasi ang nanay ang gumawa sa mga bata at humire sa mga bata sa sinusupunan niya. At ibig sabihin nun, mas may karapatan ang nanay. Kahit saan mo pa yan, anong attorney yan na sasabihin sa iyo, Tatay Jerome. Kasi yan ay nasa batas. Ang batas ay batas. Kailangan natin sundin. Yun ay nasa batas. Diba? Ang nasa batas, isipin natin na ang mga anak natin ay bata pa. Nung kinuha mo Tatay Jerome at pinalay mo kay Nanay Nita ng 20 years. At ngayon, hindi niya pa nakikita ang mga anak niya ngayon pa lang dito sa face it, face off. Isipin mo yung kasalanan mo Tatay Jerome at pagsisihan mo yung mga kasalanan mo kasi pwede ka pang pwede mo pang pagsisihin yung mga kasalanan na ginawa mo. Kasi ikaw yung gumawa nito. Dapat ikaw din magsolusyon sa mga ginawa mong kasalanan. Kasi pwede tayo may karapatan tayo magbago. Kung kanina naisin natin, isipin din natin gumawa lagi ng tama. Kasi pag gumawa tayo ng tama, yan ang the best na gawin lagi. Gumawa ng tama, yan ang pinaka the best. Ang paggawa ng tama. Yun lamang po at maraming salamat. Maraming salamat, Attorney Leonardo Acosta. Ngayon, bago natin ituloy ang ating isyu ngayong araw, kausapin muna natin si Bubay para sa boto, Bubay, para sa mga boto ng ating mga badlang sawsawero at sawsawera. Okay? Boto Bubay! Boto Bubay na! Bubay ikaw na! Maraming salamat, Chang Mayan! Mga madlang sawsawero at sawsawera na kanino ang mga boto ninyo? Itaas ang pang mga placard. Kung ano ang boto ninyo? Na kay Nanay Ninita pa sa puti? O na kay Tatay Jerome sa pula? Boto Bubay na! Go! Puti, puti, puti! Puti, puti, puti! Puti, puti, puti! Puti, puti, puti!
Pute, pute, pute. Pute, pute, pute. Pute, pute, pute. Pute, pute, pute. Nakikita naman natin na Chiang Mai na mas maraming kumakampi dito kay Nanay Ninita, kasi na-realize nila na nanay si Nanay Ninita at may pakiramdam sila. At ang mga nanay, mapagmahal talaga sa kanilang mga anak. Yun ang tunay na nararamdaman ng isang mga nanay. Kasi nanay sila, mapagmahal sila. Yun ang tunay nila na nararamdaman sa mga anak nila. Yan ang ating bottle, Bubay. Back to you, Chiang Mayan. Maraming salamat, Bubay. Siya ang anak ni Nanay Ninit na nananawalay sa kanya. Pero galit siya dito kasi sa mga sinabi ni Tate Jerome na paninira dito kay Nanay Ninita. Tawagin na natin ang anak na nawalay ni Nanay Ninita sa loob ng 20 years. Jennifer Sakilayan, pasok! Face it! Face up! Face it! Face up! Ano? Ano? Jennifer, diretso ang tanong, bakit ka galit sa nanay mo? Kasi po, sabi sa akin ng tatay po, wala po siyang kwentang nanay kasi po pinabayaan niya po kami. Yung mga, hindi totoo yun, anak, huwag kang maniwala. Diyan sa tatay mo, winalay ka sa akin ng tatay mo sa loob ng 20 years old kayo ng kapatid mo. Hindi ba mo ba alam, anak? Nawala ka sa amin sa loob ng 20 years. 20 years. Hanggang ngayon, mahal na mahal pa rin kita, kayo, mga buhay ko. Tapos sasabihin mo, ngayon sa akin, wala akong kwentang mga magulang. Ito ngayon walang kwenta dahil hindi mo iniisip yung makapanan ng mga anak ko. Jennifer, ano yung nararamdaman mo nung sinabi sa'yo yung tatay mo yun? Alam ko pong hindi ito totoo, pero nagalit din po ko sa kanya kasi pinabayaan niya kami. Hindi niya po kami hinanap ng mga kapatid ko. Nangungulila din po kami sa nanay namin. Kasi po, lumaki po ako ng tatay ko lang po ang kasama ko sa buhay at ang kapatid ko. Naku, madamdamin ang pagpasok ni Jennifer dito sa kanyang nararamdaman. Ano kaya ang papapayo ng dalawa sa ating trio tagapayo, Dr. Faith Alcantara. Maraming salamat, Chiang Mayan. Ang ipo-point ko dito, no, kasi pwede di ang nararamdaman dito ni Jennifer, tinatawag natin emotional damage. Ang emotional damage, sabihin na natin, kapag siya ay sobra-sobra na yung galit sa kanya, na yung nararamdaman niya, sobra-sobra na yung nararamdaman niya. Alam niya kasi na iniwan siya ng nanay niya. Yun ang pakiramdam niya. Parang wala siyang kinakalikahang nanay. Isipin natin dito, Jennifer, ha? Tatay mo ang kumidnap sa'yo. At hindi mo sa pwedeng sabihin na nawala, na ipinabayaan kanya. Kasi inaalala kanya sa loob ng 20 years nung nawala kayo. Dapat inintindi mo siya, yung nanay mo, at yung sasabihin ng nanay mo sa'yo. Yun lamang po at maraming salamat. Maraming salamat, Dr. Faith Alcantara. Kayo naman po, Dr. Hazel Santos. Maraming salamat, Chiang Mayan. Okay. Ang emotional damage kasi, kapag yan ay sobra mo iniisip yung makamalian ng nanay mo, pwede kang ma-stress. Ang stress kasi, yan ay masad. Yan ay pwede kang masiraan ng ulo kapag lagi mo iniisip yung mga problema mo. Kasi sobra-sobra na yon. Sobra-sobra yung iniisip mo. Dapat mong tanggalin yung mga problema na nasa isip mo at i-close mo yung sa sarili mo na alam sa sarili mo na may tama ka din ginagawa. Kasi dito, mas bibigyan natin pansin yung pakiramdam ni Nanay Ninita kasi siya ang nawala ng anak. Oo, siya ang nawalay sa mga anak niya na sa loob 20 years old. 20 years nawala ang mga anak niya.
nang dahil sa iyo, Tatay Jerome, sana inisip mo yung pakiramdam ni Nanay Ninita bago yung pakiramdam mo. Yun lamang po at maraming salamat. Maraming salamat, Dr. Hazel Santos. Siya naman ang isa pang anak ni Nanay Ninita na nawalay sa kanya ng 20 years at kakampi siya sa nanay niya dahil siya daw ang pinaka, siya, miss na Michelle daw ang nanay niya sa pagkawalay nila sa loob ng 20 years. Tawagin na natin si Angela Sakilayan. Pasok! Face it! Face up! Mama! Angela, dalitsahan, tanong ano yung pakiramdam mo? Nung nawalay kayo, magkakapatid ng dahil sa tatay ninyo. Galit po ko sa tatay ko. Kasi bakit mo ginawa sa amin to? Hindi mo sinabi sa amin. Nakinimlad po kami kay mama. Ang sinabi lang niya po sa akin, sa amin. Pinabayado kami ng nanay namin at mas minili niya yung bago niyang kape kaysa sa amin. At gumawas ito ng bagong pamilya at kinalimutan na kami. Hindi totoo yan, mga anak. Mahal na mahal ko kayo. Kayo ang buhay ko at huwag kayo maniniwala sa tatay niyo. Okay, napakinggan na natin ang unang storya ng ating mga bisita. Ngayon kausapin natin ang dalawa pa sa ating trio tagapayo. Father Larry Perez, maraming salamat siyang mayan. Kasi sa mata ng Diyos, kasalanan yan eh. Hindi pwede mong iwalay yung anak sa nanay. Kasi mas malapit sa puso ng mga anak ang mga nanay nila. Kasi yon ang nagbibigay sa kanila ng buhay. Sila yung kasama nila sa araw-araw. Siya ka nagpapakain. Siya ang nagpapaligo. Simula bata pa, siya ang nagpapadede. Kung wala ang nanay, hindi mabubuhay ang mga anak. Isipin mo, Tatay Jerome, yung pakiramdam ng mga anak mo at yung pakiramdam din ni Nanay Ninita at hindi lang yung pakiramdam mo. Yun lamang po at maraming salamat. Maraming salamat, Father Larry Perez, kayo naman po, Father Joseph Castro. Maraming salamat siyang mayan. Okay, ipoint ko dito, no, sa mata ng Diyos, kasalanan yung kidnapping. Kasi ang kidnapping, winalay mo, Tati Jerome, yung mga anak ni Nanay Ninita sa loob ng 20 years na hindi niya alam. Intindihan mo din yung pakiramdam niya. Diba? Hindi mo alam yung pakiramdam niya eh. Isipin mo yung pakiramdam niya, kung ano yung nararamdaman niya, at isipin mo din yung ano yung nararamdaman nila. Yun lamang po at maraming salamat. Maraming salamat, Father Joseph Castro. Ngayon, kausapin na natin. Ngayon, maraming salamat sa ating mga trio tagapay. Ngayon, natapos na ang unang issue ng ating mga bisita. Bukas, ang ating part 2, isa itong first episode ng issue natin, ang pagkawala din ng dalawa pang anak ni Nanay Ninita nang dahil naman sa kanyang tiyahin. Nang dahil sa tita niya. Naku, may apat pang mga bisita na papasok bukas. Yan ang aabangan natin. Maraming salamat sa ating mga bisita. Makikita pa ka namin kayo bukas sa ating 2-part episode. Okay, at maraming salamat sa ating taga-awa to referee na si G1 at G2. Salamat din sa ating mga mahal na pang malakas ang trio tagapayo, sa ating madlang sasawera sa sasawera, at sa ating Ate Bubay, bukas, pagpapatuloy ang problema ni Nanay Ninita at Tatay Jerome. Bukas yan, dito lang yan sa ang mga problema ng hindi na kailangan pang palakihin ating harapin. Face it! Face up!